Spirit of Antichrist. At itong espiritu na to ay dumating dito sa atin hindi para magtalaga ng isang relihiyon. Ang napapansin ko sa espiritu na Antichrist ay nagbibigay ng kasinungalingan na natalikuran yung mga pamamaraan o yung mga relihiyon. Kaya meron ng mga tao ngayon naniniwala, walang Diyos, binabago na yung katotohanan, lalo na pagdating sa prinsipyo ng buhay, sa pagiging bakla at tomboy, no, sa pagpili sa kung ano ang dapat, kung ano ang tama at mali. Naririto na yung espiritu na ha? Oh, sige, lakasan natin. Parang mahina yung aking wifi. Ito na yung espiritu na ito na nagtuturo ng kasinungalingan. At maraming tao daw ang madideceive. Kaya nga tayo po ay natutuwa sa Panginoon dahil tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At sa umaga na ito, nais ko pong sabihin sa bawat isa na patuloy nating yakapin at tayuan ang mga salita ng Panginoon. Bumasa nga tayo po saglit ng salita ng Diyos dito po sa John chapter 1. John chapter 1 verse 14. So John chapter 1 verse 14. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Okay. So ang Panginoon ay nagkatawang tao. Nung siya ay narito sa lupa, ang pangalan niya ay Yeshua. Sa English ay Jesus. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Sabihin, kung nais natin ma-access ang katotohanan, walang ibang taong itinalaga ang ating Diyos.
Oh, walang ibang boses na maaari mong pakinggan kundi ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin siyang nagdadala ng katotohanan. Dumadating na ang panahon na ang mundo po na to ay hindi na naniniwala kay Jesus. And this world even mocked the Lord Jesus. Pinagtatawanan at sinusubok ang Panginoon. Tunayan pa nga, dumating na yung panahon ngayon na ang mga tao, pagka nangangaral ka sa kanila ay gagawan kanila ng masama. Meron pa mga komento na bahala kayo sa Diyos nyo, kayong maniwala sa Diyos nyo, kami ay tatayo dito. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na maging matibay sa ating pong pananampalataya. Malapit na ating kaligtasan. Na naririnig natin yung paglaban sa atin pong tinatayuan eh maging magalak po tayo at patuloy na maging matibay sa ating pananampalataya, yamang alam natin na nalalapit na ang pagliligtas ng Panginoon. Pinag-aaralan namin dito sa church sa Door of Faith Bacoor itong mga bulaang propeta na ito. Tayo nga ay saglit na magbukas ng salita ng Panginoon. Sa 1 John chapter 2 verse 22. 1 John chapter 2 verse 22. Hey. Sa verse 20 po ako magsisimula. Sabi po dito, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na espiritu kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam nyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. Ibig sabihin, kung nasa atin ang banal na espiritu, nasa atin ang katotohanan, at siya ang magpapaunawa sa atin kung anong tama at mali. So salamat sa Panginoon sa kanyang kaloob. Sa verse 22, at sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing si Jesus, ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo, siya ang Antikristo, ayaw niyang kilalanin ng Ama at ang Anak. Mga kapatid, para bagang itong Antichrist spirit na ito ay naka-amplify na ang kanyang tinig. At malakas na nating naririnig sa internet, sa TV, na hindi si Jesus ang Kristo o hindi si Jesus ang daan para sa kaligtasan. Dumating na yung panahon na ang mga tao palagi mo na maririnig, hindi si Jesus ang daan. No, ito talaga ang dapat mong gawin. At kung iisipin nga natin yung mga relihiyon ngayon na sikat, nito lang naman lumabas. Yung mga maling katuruan, nito lang naman lumabas. At hindi ang pangangaral ng Antikristo na ito. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. Lungan tayo ng Panginoon po sa huling panahon na ito, lalo pang dadami yung mga tao na hindi maniniwala sa Panginoon o sa authority ng mga salita ng ating Panginoon. Sa katunayan nga, sa aking pong pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, sabi sa Revelation, no, nagbigay ng warning sa Revelation na kung sino man ang magdadagdag o magbabawas ay parurusaan ng Panginoon, susumpain ng Diyos. Sabi sa akin ng Panginoon, mag-ingat kayo dahil marami pang Biblia na lalabas na distorted na yung katotohanan. Kapag ka nagpalabas ng Biblia na iba, tanging yung mga taong may banal na espiritu na lang ang makakapagsabi ng kung ano ang katotohanan. Noong panahon naman, ng panahon ng mga apostol, wala namang New Testament na libro na binabasa yung bawat isa sa kanila.
pero nasa kanila ang banal na espiritu para malaman nila kung yung sinasabi ng isang tao ay mula sa Diyos o hindi. Salamat sa Panginoon. Dumating na ang ating dumating ang panahon sa atin na lumakas ang kapangyarihan ng Panginoon for us to discern kung ano ang sa Panginoon o hindi. Basa pa tayo ng salita ng Diyos tungkol sa kanila, sa mga false teachers. 2 Peter chapter 2 verse 1. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya nyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Tingnan nyo po itong mga huwad na propeta na ito. Sa dami ng pwedeng itakwil sa salita ng Panginoon, ang Panginoon pa na mismong nagligtas sa kanila. Pwede rin natin masabi na dumarating na yung panahon na pangangaral ng mga tao hindi nakasama si Jesus. Hindi nakasama yung pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoon. Para nakikinig na lang sa isang motivational speech ang mga tao. Parang ginugutom nila sa katotohan. Itong mga tao na ito ay ginugutom yung mga tao sa katotohanan. Kung ano yung nais marinig ng tao, yun ang kanilang sinasabi. Kung ano magiging popular, kung ano yung magiging katanggap-tanggap sa damdamin ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos, yun ang kanilang sinasabi. Itatakwil ng Panginoon. Gayong sabi ng Panginoon sa John chapter 8. Meron pa ang binanggit yan na ang pangako nila ay paglaya, pero ang totoo, maging sila ay hindi sumusunod. Sila ay alipin. So dito muna tayo sa John chapter 8. Sabi ng Panginoon dito po sa 31. Sinabi ni Jesus sa mga taong sumusunod, sumasampalataya sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo nga mga tagasunod ko kayo. Ngayon na yung panahon po na mga tao hindi na aral ng Panginoon ang itinuturo. Kanya-kanyang gawa ng aral. Kanya-kanyang prinsipyo. At minsan pa nga tinatawag nila na ang kanilang pangaral ay mula sa Panginoon. Sabi dito, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dala-dala ng Panginoon yung mensahe na magpapalaya talaga sa mga tao. Pero ngayon, this Antichrist spirit, wala siyang planong palayain ang mga tao sa kanilang sitwasyon o sa kanilang ignorance, sa kanilang pagkakasala. Kaya pagka pinapakinggan mo sila, hindi lumalabas sa kanila yung mga salita na magpapalaya sa mga tao. Dito tayo sa 2 Peter chapter 2 verse 18. Tulungan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga lingkod ng Panginoon at mga mananampalataya. Dahil the moment we speak truth, they will persecute us. Darating yung panahon talaga na habang nangangaral tayo ng katotohanan, ipe-persecute tayo na itong mga tao na ito. Kakalabanin tayo ng buong sanlibutan. 2 Peter 2 verse 18. Nasa rin namin ito nakaraan eh. Sa 17, ang mga huwad na gurong ito ay tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin. Inilaan sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang sila magsalita pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman. Kaya
nahihikayat nilang bumalik sa immoralidad ang mga taong katatalikod pa lamang sa masasamang pamumuhay. Ipinapangako nila ang kalayaan, verse 19 po ako, 2 Peter 2:19. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero alipin mismo sila ng kasalanang magpapahamak sa kanila sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Diretso na sa verse 20 po. Ang taong nakakakilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumatalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli siyang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Itong mga masasamang turo na ito ay magbibigay sa iyo ng kalayaan na bumalik sa dati mong buhay. Kaya kapag ang isang tao ay nangangaral na okay lang mamuhay ng unrepented life, okay lang mamuhay na ikaw ang nagpapasya sa sarili mo. Meron ngang documentary ngayon na sumisikat. Title ng documentary, What is a Woman? Kasi somehow, ang mundo na ito ay hindi na kayang tanggapin kung ano ang katotohanan na kung ano ba ang isang babae. Dahil merong mga lalaki nagsasabi na babae daw sila. Ano yun? Ngayon, pagka sinabi mo naman sa kanila na sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi ng salita ng Diyos, sasabihin nila, hindi kami naniniwala sa inyo. Hindi na kami naniniwala kay Jesus. Pwede ba tayo magtalo ng wala ang Biblia? E paano natin tatayuan ng Panginoon ng wala ang Biblia? Ang mga tao na to po, hindi na naghahanap ng salita ng Diyos. E ang Panginoon, pagka hindi naghahanap ng salita ng Diyos ang mga tao, pagka hindi makuha sa salita, pinapakitaan silang matinding himala. At kapag hindi ka pa rin naniwala sa himala, sasabihin sa iyo ng Panginoon, kung sa Sodoma at Gomora nangyari ang mga himala na yan, na hanggang ngayon sana'y nakatayo pa itong makasalanang bayan na ito. Pero itong panahon natin ngayon, itong mundo na to, kahit makakita sila ng buhay, makakita sila ng patay na muling mabubuhay at magsasabing may kapahamakan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi daw maniniwala. This generation ay masyadong matigas ang puso para tanggapin kung ano ang katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya manatili po tayong matibay sa ating pong pananampalataya. Mga kapatid, totoong malapit nang bumalik ang Panginoon. Pero totoong nakaamba sa atin ang panganib sa paniniwala sa ating Panginoong Jesus. Pagtatawanan tayo ng mga tao. At naalala ko yung sinasabi ng Panginoong Jesus, kung ako ay inusig nila, di paano pa kayo? Kung ako na tinatawag nila ay Beelzebub o may masamang espiritu sa akin, ano kaya ang itatawag sa atin ng mundo na ito? Kung ang Panginoon ay kinukot niya ng mga tao nung siya ay narito, ano kaya ang tatawag ng mga tao dito sa atin na mga sumasampalataya sa ating Panginoon? Kung hindi matanggap ng mga tao yung sinasabi natin, ating ipinapangaral, ating tinatayuan, kapatid, normal po yan. Hindi lahat ay tatanggap sa Panginoon. Sa tunayan nga, misa iniisip ko sa paghayo para tayo nagsusuyod ng kuto. Sa isang suyod mo, minsan wala. Sunod, wala. Susunod, meron. Para tayong naghahanap ng mga naliligaw na tupa. Kasi pupunta ka sa isang tahanan, hindi ka tatanggapin. Susunod na tahanan, hindi ka tatanggapin. Susunod na tahanan, meron na po kaming pinaniniwalaan ganito. Susunod na tahanan, uy, may tatanggap, may tupa pala doon. Kaya tayo pinapahayo ng Panginoon para magasik. Hindi lamang sa matatabang lupa. How do you know? Paano natin malalaman kung sino matabang lupa? Lahat ng tao sinasabihan natin ngayon,
yung mabato, yung matinik, yung iba sa tabi ng daan na hulog, pero yung iba sa matabang lupa. Pinapahanap na sa atin ngayon ng Panginoon yung mga naliligaw na tupa. Tulungan tayo ng Panginoon sa atin pong assignment. Una, hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Pangalawa, ihanda ang mga mananampalataya sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ihanda ang bawat isa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. And I know if you are filled with the Holy Spirit, nothing will discourage you. Alam ko po na kapag ang dikit ninyong relasyon ng Panginoon ay matibay, walang makakaagaw sa atin ito. Nitong kaligtasan na ito. Nitong pananampalataya na ito. Dito na tayo magtapos po. Doon sa chapter 8 din po may binabanggit ang Panginoon dito po. Kasi dito sa chapter 8, kung ano-anong question ang tinanggap ng ating Panginoon, meron pa kang sinabi yung mga tao na, eh, ikaw lang naman na nagpapatotoo sa iyong sarili. Gayong alam naman nila na yung mga himala ay patunay ng pagpapatotoo ng Ama. At nung binautisman din ng Panginoon, meron silang narinig na tinig, ito ang aking anak. Pero sabi ng Panginoon, kahit nga walang magpatotoo tungkol sa akin, totoo yung aking sinasabi. Kailangan ba may magpatotoo pagka ang Diyos na nagsasalita? Naghahanap ng pruweba ang mga tao. Tatanungin ka ng tao, eh, kung ano po ba talaga, eh, patunayan nyo po kung talagang ano. May sinabi dito ang Panginoon. Wait lang, kanina binabasa ko po eh. Sa verse 29, sa kabila ng pagkikwestiyon ng mga Pariseo sa kanya, na parang napapaligiran na siya ng mga tao. Sabi niya na, bakit? Sino ka ba talaga? No? Tinatanong nila. Parang pinipressure nila. Sa 29, ang sabi po dito, lagi kong kasama ang nagsugo sa akin. At hindi niya ako pababayaang mag-isa. Dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya. Alam niyo po kung ano yung nagpanatili ng kapayapaan sa Panginoon? Hindi natin kahit kailan maiintindihan masyado kung gaano katindi yung pressure ng ating Panginoon. Pero may isang katotohanan na nagpanatili sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Lagi kong kasama ang aking Ama. Mga kapatid, sa pagtayo natin sa katotohanan, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Naalala ko tuloy yung tatlong magkakaibigan sa Babylonia. Sabi nila doon sa hari, kung kinakailangan kaming masunog at iligtas kami ng Panginoon namin, makikita ninyo sa inyong harapan ang aming Diyos. Pero kung hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami magbabago. Tumarating na ang panahon, mga kapatid, ang hinahanap na Kristiyano ng Panginoon. Ay hindi yung mga Kristiyano na nagpunta lang sa church kasi nakarinig ng sermon na pasasaganain ng Panginoon, mga sumusunod sa Kanya. Marating na yung panahon na kahit na makaranas ng hirap, magagawa mo pa rin tumayo. Purihin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo po ba'y ganon? No, na kahit tayo ay hindi iligtas o iligtas ng Panginoon, sa Panginoon tayo. Tayo ay pagtawanan o tanggapin, sa Panginoon tayo. Sumpain man tayo ng mga tao, sa Panginoon tayo.
Doon tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga kapastoran. Mas marami akong kilalang pastor sa Doropay, Taiwan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Malapit na rin ang ating Foundation Day ng Door of Faith. Pagka nagkita-kita tayo sa Foundation Day, sa hapon kami makakapunta eh. Batiin natin sila ng may kagalakan dahil sila ay nagpapatuloy sa Panginoon. Patuloy nating, no, huwag tayong maging katitisuran sa iba, bagkus maging inspirasyon tayo na sa iba na nangihina sa kanilang pananampalataya, maging kalakasan tayo natin mga kapatid. Sa uling tagpo na ito, hindi talaga ganong kasaya yung mga nangyayari. Masaya dahil kumikilos ang banal na spirito sa atin. Pero yung mga sitwasyon natin, lalo na yung mga taong tumatayo sa katotohanan, parang papangit ng papangit yung magiging sitwasyon. At sa church, daming problema, daming oppression ng kaaway, ang daming gawa ng kaaway na kasi pinipilit ng kaaway na tayo ay sumuko sa ating pananampalataya. Ngunit na sa atin ang banal na spirito, magagawa nating tumayo sa tribulations na atin pong nararanasan. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyo sa patuloy na kapayapaan na sa aming puso, sa kaligayahan. Salamat po Holy Spirit, Panginoon, sa comfort na ibinibigay niyo sa amin. Mahirap man, Panginoon, na tumayo sa katotohanan. May kagalakan sa aming puso dahil alam namin kasama ninyo. Kasama namin kayo. At gaya na inyong pangako, Panginoon, sa inyong mga salita, that you will be with us always, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy namin nararanasan ito. Ang pagsama ninyo at ang inyong pong pagpapatunay na kami inyong mga lingkod. Dalain ko po, Ama, patuloy nyo nga pong patunayan sa pamamagitan ng mga mahimalang gawa at mga patotoo ang inyong pagkatawag sa amin. Inyong mga anak na nangangaral, Panginoon, gumawa po kayo, Panginoon, ng mga dakilang bagay sa kanilang ministry para patunayan sa lahat na ito, Panginoon, na sinasamahan niyo po kami, Panginoon. Dalain ko po, Ama, na maging matibay kami, Panginoon, kahit dumating kami doon sa sitwasyon na parang mapapahiya kami sa amin pong pananampalataya, lalo kaming maging matibay, Panginoon. Dahil alam namin hindi mananatiling ganito ang mga sitwasyon. Babalik kayo at kukunin nyo kami, Panginoon, at sasama nyo kami sa inyo pong karyan. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo bawat isa sa araw na ito. Sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoon. Ingatan niyo mga bata na papasok. Bless niyo po sila, Ama. Salamat po sa araw na ito. Pinupuri po namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Meron din pong Holy Ghost Revival sa Sunday. Pwede tayong makanood sa live and makadalo. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ingat po. Salamat sa Panginoon.